Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Welcome back to my second YouTube channel. Well, mamaya na po natin pag-usapan, mga ka-Aldab, ang naganap kila Mengay at kay Tisoy sa APT Studio. Medyo ito po yung pag-usapan natin, mga ka-Aldab, na medyo nakaka-alarma po ito, mga ka-Aldab. Bakala nyo, simpleng ano lang to sa Facebook, sa YouTube, medyo malaki po ito, mga ka-Aldab. Talagang ginamit pa po ang ating iniidolong si Alden Richards. Masakit po dahil may mga tao po talagang gumagawa nito. Hindi natin masasabi, mga ka-Aldab, na kumbaga sino ang mga taong ito, pero sa tingin ko, mga ka-Aldab, gumagawa na po sila. O siguro, mga ka-Aldab, nagawa na po nilang kumita ng pera dahil dito. Medyo masakit pong sabihin, pero ito po yung totoo, mga ka-Aldab, na may mga bagay-bagay po talaga na siyempre nakaka-alarma, hindi po ba? Gaya ngayon na talagang kumakalat. Uulitin ko, mga ka-Aldab, sa buong Aldab Nation, ito po yung ipinapakalat ngayon ng Alden Fanatics, na kumbaga pati ho si Tisoy in-update din po ito na isang faking account na kumakalat, mga ka-Aldab, na kumbaga meron na po ito sa Facebook at meron na rin po itong sa YouTube, na kumbaga maging aware lang po kayo para po sa kaalaman ng lahat. Hindi, kahit hindi na po Aldab Nation o mga true-blooded Aldab Nation, yung mga mamis, mga titas, kasi ang post lang po nito ay para po sa mga Aldenatics, sa Alden fans, kumbaga mga Aldab, Alden Philippines, sa lahat po ng mga fans ni Tisoy, para po sa inyo tong video na to. Ito po kasi ngayon ang kumakalat at pinag-uusapan po sa social media. Yan po ang topic natin, mga ka-Aldab, yung kay Mengay at kay Tisoy mamaya na po. Kumbaga, medyo aware lang po tayo dito, mga ka-Aldab. Etong pag-uusapan natin, mga ka-Aldab, nangyayari po talaga. Dahil uunahin ko, kumbaga, mga ka-Aldab, si Tisoy po ay nag-tweets nito at sinabi niyang pakireport na raw po ito at ipa-block itong account na to. Well, alam naman po natin na marami po talagang poser, hindi po ba? Ito po yung kwento, mga ka-Aldab. Kukunin po yung video ni Tisoy. Pagkatapos po, ilalive po nila. Kapansin-pansin naman po na kung nasa Facebook ka at gaming, makikita mo puro live. Pero magtataka ka kasi nung isang araw pa ito ni live ni Tisoy. Pero hindi mo agad-agad 'yon malalaman dahil nga po magagaling po sila. Nagagawa nga po nilang live yung nakalipas na araw na eh. Ang sistema nito, mga ka-Aldab, kapag ka nag-live na po tapos may star na yung button, syempre na naman po sino naman po kayo, syempre hindi po, kumbaga mga ka-Aldab, bibigyan po sila ng star. Syempre isipin nila, mga ka-Aldab, si Tisoy po yung naglalaro. Well, hindi, wag na po naman sabihin natin Mr. Destiny, madali naman po malaman ng tao kung si Tisoy o hindi yung naglalaro. Common sense na lang sa'yo, Mr. Destiny, mukhang hindi ka marunong naman maglaro. Well, hindi ko naman po kasi nila lahat. Isipin nyo na lang po si Bianca o si Bianca. Isa po yung gamer. Well, alam nyo naman po siguro. Well, gagawan ko lang po ng senaryo. Siya po ay nabiktima rin po ng poser. Well, correct me if I'm wrong, mga ka-Aldab. Kung siya po na number one gamer, pagkatapos mas
kumbaga mas marami pong kaalaman pagdating po dyan sa Mobile Legend gaming, eh bakit po siya na biktima? Hindi po ba? Kung siya na isang magaling na at matagal na po sa gaming, eh na biktima, tayo pa po kayang baguhan lang po at natutuwa nang makita natin si Tisoy na magla-live streaming sa Facebook. Well, yun lang naman po yung sa akin, mga ka-Aldab, na kumbaga kayang-kaya nilang pagkakitaan. Yung tipong talagang makakakuha sila sa'yo. Hindi po ba? Kaya nga po ipinose ito ni Tisoy para maging awareness na rin po o maging aware sa mga tao, especially po sa mga followers niya, sa mga taong kumbaga bihira lang po mag-post, bihira lang po tumingin sa kanilang account, tapos pag nakita, uy, si Tisoy naglalaro, bigyan ko na kaya ito ng star. Alam nyo naman, mga ka-Aldab, na sa star, eh kapag naipon ng isa sa mga nanonood, eh malaking bagay na po yan. Biruin nyo, doon nga po mga ka-Aldab, sa nagbigay ng star kay Chox, eh 200,000 araw lang ang binilang, mga ka-Aldab. Ang ibig sabihin, talagang malaking salapi o malaking pera, mga ka-Aldab, ang involved dito. Kaya may mga tao rin na expert, kumbaga mga magagaling din, kasi nagagawa po nila yung imposible. Nagagawa nila maging live ang ilang araw nang nakalipas. Hindi po ba? Kaya nga marami pong kumakalat ngayon sa social media na ginagamit po talaga yung bigating mga artista. Well, alam nyo naman po, hindi lang naman si Tisoy ang nabibiktima. Na, ano ba yan? Hindi lang naman si Tisoy po, mga ka-Aldab, ang nabibiktima niyan. Ganun din naman po, mga ka-Aldab, si Main Mendoza. Ibig sabihin lang, mga ka-Aldab, eh talagang marami pong gumagawa nito. Kasi kumbaga nasa dalawa po yung pera. Hindi po ba? Well, hindi naman po gagawin niya kung hindi po sila kikita. Gaya po ng pangihingi, minsan ginagamit po talaga yung pangalan ni Mengay. Well, alam nyo naman niya, mga ka-Aldab, dahil, kumbaga, agad-agad naman po kasing ipinupost. Ganito kagandahan, mga ka-Aldab, na lagi ko pong sinasabi sa inyo na mas maganda po yung nagbibigay kayo ng update, nagbibigayan tayo ng mga latest updates, hindi po ba? Katulad ng nag-post si Tisoy, agad-agad eh kumalat na. Ganyan po tayo kabilis. Ang ibig kong sabihin, kapag ka may mga fake news, eh agad-agad na nating nalalaman. At agad-agad na rin po siyang pinabablock. O kaya, kinakausap yung nag-post nun. At ayun nga po, mga ka-Aldab. Ang ibig kong sabihin, o ang pinupunto ko, hindi na siya, although sabihin na natin, makakuha siya ng pera. Magagamit niya yung account na yan dahil nga po, sobrang daming fans ng Aldab Nation. Sobrang dami na nagmamahal kay Mengay at kay Tisoy. Kaya once na gumawa ka lang ng isang fake account at kopyang-kopya mo lahat, eh nakakagawa mo na makakuha ng pera nang mabilisan. Kasi pag kumalat na yan, mawawala na eh. Kumbaga pag-uusapan na siya. Pero nakakuha ka na. Hindi po ba? Nabayaran na agad yung, kumbaga, nakuha mo na agad ang gusto mong makuha. Hindi nga lang ganun kalaki. Hindi po ba? At least nakakuha ka na. Yun po yung sinasabi ko, mga ka-Aldab. Bago pa siya kumalat o bago pa lumaki yung apoy, kailangan ay patay na. Hindi po ba? Nakuha niyo po ba yung ibig kong sabihin? Na kapag may mga fake news na pong kumakalat sa social media at alam na alam naman ninyong edited siya, eh i-share nyo, mga ka-Aldab. Ngayon, babatikusin natin ang taong naglabas nito. Gaya po ng isang picture na talagang lumabas, eh binatikos agad siya. Biruin nyo, mga ka-Aldab, agad-agad binura niya yung pinost niya na parang walang nangyari. Hindi po ba? Sayang lang ang effort na ginawa niya. Biruin mo, ang hirap din mag-edit, ha? Tapos, agad-agad mong buburay. Ibig sabihin lang, mga ka-Aldab, kung sabihin na natin, Mr. Destiny, marami nang nakapanood, marami na nagtampo, marami nang nasaktan.
pero useless lang. Diyan mo malalaman yung mga taong matibay yung paniniwala sa aldap. Diyan mo malalaman yung mga taong hindi ako maniniwala dyan. Alam kong fake news yan. Yun ang pinupunto ko. Yung mga taong hindi basta-basta at agad-agad naniniwala, ay yun yung mga true-blooded Aldap Nation. Kasi tinitignan muna nila yan eh. Kumbaga, yung isang picture, bubusisiin po yan. Kaya nga po tinawag tayong Aldap Soko. Hindi po ba? Dahil sa galing po natin. Lalong-lalo na po yung mga mamis. Naku, malabong-malabo po yun. Na makukuha nila ng agad-agad lang. Pero pagdating po kas dito sa gaming, kay Tisoy, medyo baguhan po yung iba. Hindi po ba? Na gusto ko rin maglaro niya kasi si Idol naglalaro eh. Hindi po ba? Common sense na lang po mga kaldab. Na wala na pong kumbaga may nakuha na silang pera. Kaya lang, at least nalaman nyo ng maaga. Hindi po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya pakishare po ang video natin mga kaldab ah, sa mga mamis, sa mga titas, at syempre sa lahat po na nagmamahal kila Mengay at kay Tisoy. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.